Ang pagmasakar ng isang kulto na gumulat at nagbigay ng takot sa buong Hollywood. Si Sharon Tate ay 8 buntes at ang kanyang asawa ay ang direktor na si Roman Polanski at nakatira sila sa 10050 Cello Drive. Dahil nga sikat na direktor si Polanski, kadalasan wala siya sa bahay nila at ang kasama ni Sharon ay ang mga kaibigan niya. On August 8, 1969, habang nasa trabaho si Polanski, nag-imbita si Sharon ng mga bisita sa bahay niya para magsaya at makapagkwentuhan. Itong mga kaibigan na to ay sina Jay Sebring, Abigail Folger, and Wojtek Frykowski. Hindi nila alam merong isang kultong nag-aabang sa kanila sa labas at merong masamang pinaplano sa kanila. Apat na miyembro ng Manson family ang nasa labas. Ito ay sina Tex Watson, Patricia Krenwinkel, Susan Atkins, and Linda Kasabian. Doon sila matapos silang utusan ng leader ng kulto nila na si Charles Manson. At ano kamo yung inutos niya? Kailangan nilang patayin lahat ng nasa bahay sa pinakabrutal na paraan na kaya nila. Una nila nakita si Stephen Parent na nasa sasakyan at kakagaling lang sa bahay ni Sharon. Sinaksak at binaril ni Watson si Stephen at pagkatapos nito ay pumasok sila sa loob ng bahay samantalang naiwan naman si Linda para maging lookout. Sa loob ng bahay, dito nila sila tinakot at tinali at pinagsama-sama doon sa may sala. Sa pagpasok ni Watson sa bahay, meron siyang sinabi at ito ay ang, "I am the devil and I'm here to do the devil's work." At ito nga yung ginawa niya. Si Sharon at si Sebring ay tinali sa leeg at sinabit sa kisame ng bahay. Dahil nga buntis si Sharon, dito siya ay pinagtanggol ni Sebring. Kaso lang, dito nga siya pinagbabarel at pinagsasaksak kung saan siya binawian ng buhay. Nakatakas at nakatakbo naman palabas si Frykowski at Folger pero naabutan sila at parehas binawian ng buhay kung saan si Frykowski 50 times siyang pinagsasaksak at si Folger ay 28 times naman. Sa loob ng bahay, si Sharon na lang ang natitirang buhay at nagmamakaawa siyang wag muna siyang patayin dahil nga buntis siya. Kahit anong pagmamakaawa niya, hindi siya pinakinggan. Sinaksak siya ni Atkins and Watsons ng 60 na beses na tumapos sa buhay niya at ng anak niya. Dahil nga sa naging successful ang ginawa nila, inulit nila ito kasama naman si Leslie Van Houten, Steven Grogan, and si Manson mismo. In August 10, 1969, pinasok nila ang bahay ni Leno and Rosemary LaBianca kung saan tinali nila sila at pinagsasaksak ng 40 na beses na ikinasawi nila. Ilang buwan ang lumipas at wala pa rin nahuhuling mga sospek. At in October 1969, ilang members ng Manson cult ang naaresto dahil sa pagnanakaw ng mga sasakyan at isa nga dito si Atkins. Habang nasa kulungan, pinagyabang niya yung mga krimen na ginawa nila at dahil dito, nahuli sila. In 1971, nahatulan si Manson at apat sa mga followers niya na bawian ng buhay pero naging kulong panghabang buhay na lang matapos matanggal ang death penalty in 1972. Napag-alaman ding meron pa silang dalawang pinatay before the massacre na sina Gary Hinman and Donald Chea. 2017, namatay si Manson, si Atkins naman in 2019 and yung iba nakakulong pa din. R.I.P. sa mga biktima.